Mapagpalaro sa ating lahat, mga totoo, mga hinday, kawai-kawai! Ayan, partner, sa araw na to, andito tayo sa Kidapawan, North Cotabato, at kasama natin yan ang ating kaibigan, si Sir Richard Calatrava, partner. Ayan, at saka ngayon po mga dudparto na po ng ating video, at maraming nag-request, alamin po natin mga idol, kung paano napapasurvive ni Sir Richard yung kanyang mga fry into fingerlings na hindi talaga namamatay sa 21.6 degrees Celsius saka partner, na temperature ng tubig. Kasi partner, bakit mas marami yung kanyang nagpuproduce ng mga fry at yung mga survival rate mas mataas kaysa nung dati na pagdating natin dito? Sir, kawai-kawai muna tayo dyan. Kawai-kawai. Shoutout kay Jong Alvarez sa ayan. Rimmel TV at saka dito Lagalag. Ayan. So out sa Pinoy pala sa pagdating. Shout out din sa iyo, sir. Shout out. Sir Richard, paano ba ang ano mo kasi partner, merong wala sa 21.6 degrees Celsius na water temperature na masusurvive yung fry into fingerlings. Tama. So ano ba yun, Sir Richard? Pwede ba ma-explain sa amin? Opo, sa ngayon po may tinatawag namin para maganda ang ani, maganda ang yung paghahats natin, gumagamit po tayo ng probiotics po. Ang tinatawag nating probiotic na ginagamit ko ngayon is orobiotic na maganda talaga ang resulta. Yun, sa fry to fingerlings? Mula sa breeder hanggang sa fry po. Hanggang... Yung pala partner yung sekreto, partner. Kasi dati, nung pagpunta na din kay Sir Richard, partner, nung pag-start niya ng pag-hot, partner, ang ano pala, yung pag mga fingerlings niya, hindi ganun karami. Katulad ngayon, sobrang dami. Yes. Very successful. Ito, may ay hindi makita po sa camera. Hindi. Yan yung mga maitim mga idol. Yan is mga fingerlings. Pero yan, hindi siya masyadong makita. Yun. Ayan, so Sir Richard, pwede mo ba mapasyal kami step by step? Saan ka nagmamapisan area? Ayan. Tayo, doon tayo. Ayan, partner. Ayan, sige. Ayan, ilang square meters pala ito dito, Sir Richard, yung area mo? Ito, sir, mga lahat-lahat po, sir. Siguro okay. Nasa mga 500 fingerlings pala doon, oh. Oh, may fingerlings na malalaki na doon. Malalaki na. Kabila, oh. Malalaki. Sir. Ayan. Sige, po Sir Richard, ay sa mga gusto pa lang bumili ng mga quality fingerlings, andito lang sa kanya. Kita mo bang masabi siya? Number? Okay, kung gusto kayong kumuha ng fingerlings na dito lang sa Kidapawan o malapit lang dito sa Kidapawan, yung number ko 0912-84-50-475. Ulitin po? 0912, cellphone number ko po, 0912-84-50-475. Ayun, kumado. Please contact mga Kidapawan City. So ito, before partner, pagpunta natin, ito wala pa. Wala pa. Wala pa. Very innovative. Yeah. Yes. Next na punta natin ito, may nakaw. Ito, siguro, ma-construct na ito. Grabe, no? Ito ay sa hatchery production, no? Opo, yes. Opo. Ito, Sir Richard, ilang diameter po ito, sir? Ginawa ko ito, sir, 3 meters diameter po. Circular. Panel type. Circular. Panel type. Magkano magagastos sa ganito mo, sir? Sa lahat-lahat na ito, dala na pagkain sa nagtatrabaho, higit ko mulang 25,000 po. 25,000 pesos. Pero partner, pag makikita niyo yung design, partner, siya lang nag-indaw. Ganda. Mataas. Tapos dyan ang mababa lang. Mga ilang feet to, Sir Richard? Mga 80 centimeters, sir, pero sa gitna, nasa 1 meter po. Ay, malalim-lalim dito. Mataas. So panel type po? Panel type. Yung lahat-lahat na 1 meter lang talaga ito. Dapat 1.2 man siguro pero taas na. Eh, dahil ang nibil ng lupa ko, doon na lagay yung tubig talaga. Pero hindi na mataas yung pan. Yun ang pinakamaganda. Sir, bakit nyo naisipan na magkaroon ng circular pan? Bakit po? Sabi ng napagkunan ko ng mentor ko na mas maganda yung circular. Dahil yung mga waste nila is talagang pumunta doon sa gitna. So madali lang sila maalis yung waste pag nilagay mo yung throw-in-throw na tubig o flow-throw na tubig. Tama. Dito sila. Tingnan mo yun, quite maliit lang yung tubig pero yung circulate. Ako. Balik tayo doon, Sir Richard. Doon tayo, partner. Saan tayo mag-umpisa pag nag-hash po kayo? Ano ba yung... ito po ay follow-up para at least malaman nyo kung mga development dito sa... kanyang backyard. Yes. Una kasi, farm. Sige, unang-una
mayroon akong breeder dito. Breeder na alagang pigs at saka alagang probiotic po. Ay, ito. Ito. Yung mga breeders. Walang pagkain. Ayan, yung mga breeders. Ito ang breeder ko. Nilagyan ko ng barrier. Dahil pag kumuha ako ng breeder, pasok sila, lagyan ko ng pagkain, pasok sila dito, nilagyan ko ng yung lock. Pagkatapos, dito na ako magawa ng mga breeder ko kung ilang lalaki, ilang babae ang kukunin ko. So sa ngayon is mayroon akong nahats, mag 12 days na ngayon, may 4 na babae at saka dalawang lalaki na ginagamit ko. Yan, dito yan sila. Dito po. Pati mga 70 o 60 to 70 na lang itong naiwan na breeder dito dahil nagamit ko na yung iba nandun sa gitna ng bahay ko. Ayan. So after dito, Sir Richard, saan ka nagpapapisa? Dito na. Dito. Punta tayo dito. Dito tayo. Kaya rami mga natin. Ayan. Ayan, so yan po mga idol, dito ang papapisaan ni Sir Richard. Ano ba yung pinakauna, sir? Step ko is may tubig ako nang galing ng spring. Ayan, yan. Ito, ito. Una is nilagyan ko ng una para iwas bakterya, iwas mga fungus, nilagyan ko ng uling. May uling dyan. Unang diskarte ko ito. Pangalawa is gawa ako ng DIY. Dito na filtration, yung tawag nating filtration, may bato na ganito kalaki at nilagyan ko ng buhangin. Dead stones po, dead stones. Headstone o yung parang julin type buhangin at saka may foam para yung mga latak-latak o para di maangat. Galing dito may final na final stage na stage na parang wala nang yung marumi na tubig na galing sa bundok. Ayun. So ito sinisit up ko bago ko magpapisa nito, mayroon akong heater na tinatawag natin heater saan, sir? Para ito pa lang. Ito. Heater, dahil heater. Yung tubig ko dito is 21. Itong dalawa, So, nilagyan ko ng heater, hindi ko yung maabot yung tinatawag natin niya minimum of, minimum na kinakailangan ng hito o yung fingerlings. So, try natin para makita nyo kung yung tubig o tsaka may init na kung gaano talaga ka init dito. So, sa ngayon is 23.1. Sobrang lamig. Medyo 11. Saan yung 23.1, sir? Dito. Ito na. Galing dito. Doon, dito na. Sa pan ko. Yan po yung water temperature. Pero before, 21.6. Pero sa ngayon is mag alas 12 ng tanghali. So, ano na? 12 na. So, medyo tumaas na. So, ganito karami yung grabe yung. Yung edad nito is nasa 13 days. 13 days ito po. So, 4. 4. 13 days, 12 ito, days. Ito man, nag-inject ako dito. Galing, ano? Ito. 21. Inject. Hilot. Isa. So, ito na. 1. Dara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan, sa February 4 ngayon, ito lahat is 13 days. 13 days. Ayan. So, bakit sir na papabuhay mo sila? Kasi dito sa Kidapawan po mga doon, ang dami po nag-try ng hatchery. Nakakapag, ano ba tawag niyan? Labas sila ng ano? Nang ano 'di ba bihod, anong bang bihod? Yung egg. Pero hindi napipisa into fingerlings. Yung iba napipisa pero nagsusurvive. Bakit sayo dito sir nagsusurvive mo? Siguro yung adaptability ng breeder natin, galing sila sa malamig na lugar. Siguro yung anak siguro
Ito lang siguro, ma-adapt na nila yung klima natin. Ayun. Mm. So sa ano pa lang, doon pa lang sa sinapupunan ng ating breeder, opo, alam niya na yung, na-adapt niya na yung temperature. Kaya pala sila nabubuhay. Oo, tsaka sa ginagamit pala ni sir na probiotics, yun pala ang isang technique. Kaya isa, mas marami. Isa yun. Grabe, ano? Ayan. So sir, ito itatanong namin si Richard. Mula sa napisa sila sa day one, ano usually ang mga pagkain nila dito? Ang nilagay na dito sa akin is yung chubby picks po. Chubby picks. Chubby picks. Chubby picks po. Ito. Saan? Ito, yung chubby picks. Ito, yung kulay pula. Ito. Ayun. Ito. Oh, yan. Yung kinakain nila. Ito ang kinakain na. Galing ng Jensen po ito. Mm-hmm. Galing ng Jensen. Parang maliliit na bulate. Maliit na bulate. Mm-hmm. Tinatawag na rin sa English yung bloodworm po. Ah, bloodworm. Mm-hmm. Hanggang kailan sila pinapakain ng ganyan, sir? At least ito marirecap po ng mga hindi nakapanood sa ating sa unang video. Sa akin is, nagtry ako ng 10 days, maghalo na ako ng commercial feeds. Pero yung namalayan ko, yung naobserbahan ko, yung maglaki yung tiyan. So, nagpunta ako ng 15 days. Ganun pa rin, maglaki yung tiyan. So, pagka 18 days, halo-halo na po ako. Ito na ang may chubby pigs, then may commercial pigs na. Hanggang maglaki na. So, alalay na ito yung tinatawag natin na chubby pigs po. Parang merienda na lang. Ayan. So, si D1 until mag 18 days, chubby pigs. 18 days, chubby pigs po talaga ako. Para then, tuloy-tuloy ang ano yung paglaki nila. And dahil then, yes. Trapal po tayo. 18 days pataas, chubby pigs, at saka anong commercial feeds na... Ang ginagamit sa ngayon is yung direct po ako na doon sa... P1. Hanggang maging fingerlings na anong size? Aabot na sila 18 days, may mag 1 inch na po dito. May mag 1 inch. Makita nyo 13 days na. Parang 1 half o 0.75 na ang iba, taas. Iba, no? Ang iba. So kailan mo sa sir i-win or i-stop ang to be fixed? 18, 13 man ngayon, 13, 14, 15, 16, 17, siguro sa 9, stop na po ako dito. Hindi ka na mag-chubby fix? Alalay lang po, alalay lang, parang merienda. Hanggang kailan mag-alalay tayo? Hanggang mag-pisar na, magbaligya na. Pag hanggang maibenta na. Ayun, partner, magaling yung technique niya, partner. Dito, sir. Kasi ganito kalawak na ano na pad niyo po yung itong trapal. Gaano karami yung nandito ngayon? Sa ngayon is siguro nandito ito sa mga 25 to 30,000. Grabe, nangingitim lang. Ilang pirasong breeder ang apat po ito, ginambit ko apat po ito. Apat na babae. Apat na babae, dalawang lalaki. Pero kalahati na ito, yung kalahati nandoon na sa tab. Ay, okay. So mga ilang percent po sa tingin niyo po ang nag-survive? Siguro nasa 80% po. Ay, grabe, kalaki pala. Doon sa bihod. O yung egg. Egg niya. So, ang na-hatch. Opo. Grabe, ang dami. Kung makita niyo po mga idol, parang si Urtin lang sa dagat. So partner, itim lang. Sa apat lang, at saka apat na female, at saka dalawang lalaki, kaya niya mag-hatch ng yung kalahati kasi doon, di ba, 25 to 30 dito. Opo. So meron din 25 to 30 doon. Doon. So mga 60,000 ang ano niya, pisa niya. Kaya. Sa apat lang na breeder na babae? So pinakataas na breeder niyan is nasa 1.2 kilos. Yung iba nasa 0.75 kilo. Per piece. Ayun. So yung bihod na gawa namin, o yung egg na tinimbang namin is hindi abot ng 1 kilo na nandun na sa mga half kilo. Eh sir, dito sir, siyempre ito ganito karami. 60,000. Magkano yung pintahan mo ng fingerlings ito? Tsaka sigurado to, may order na to. Opo. Sa ngayon is may nag-order ako na 1 inch lang. Gusto na nila kunin. So yung 1 inch, dahil siguro pag bilhin na nila sa kabila nila, may...
ginansya din sila. So ganyan. So ito po sila mga idol. Dicer ba, Dicer? Dicer. Yan. So bibigyan niyo na lang po yung presyo pag nagtawag sila sa inyo. Opo, opo, ayan, opo. Ayun. Tawagan niyo na lang. Pabanggit ulit sa rong number mo, sir, sa mga gusto mag-order. Kaya sa gusto mag-order po ng hito natin na galing ng malamig na lugar. Pakitiknot lang po 0912 845 0475 po. Ayan po mga idol. So sir, ito ano ba ito? Ito yung kuha natin, yung screener natin o screen para di yung mga fingerlings o yung pry di masabay yung pag-dry-dry natin ng tubig. Yan dito. Okay. Yung drainage system. So partner, tanongin natin si Richard, after dito, saan na po tayo pupunta? Punta tayo ng tinatawag natin na nursery pan po. Saan ito po, hatching pan po ito. Hatching pan. Doon sa kabila is doon ang nursery pan natin. Doon na natin palakihin hanggang fingerlings. So dito po magsi-stay siya ng 18 days. Ah, hindi po. Ilang days po? Dapat 7 days lang po dito. 7 days lang. Okay. 7 days lang, pero ako naman mag-isa. So yung oras ko parang ginugukod. Hinahabol mo. Kulang. Hinahabol. Kulang ang oras para sa may trabaho na nagahahatch po. Ayan. Sideline mo lang to, sir, kasi may trabaho ka. Sideline, baka bukas o susunod na ako. Wow. Parang mainline na. Mainline. Sir Emil. Ano, punta tayo doon. Okay pa. Sige. Mayroon pa dito. Mayroon pa dito. Saan, sir? Mayroon pa dito. Eh, ibang breeder pa to, or kabats siya? Hindi na, ganun, sabay lang dun. Grabe. Ito, sa mga 3,000 siguro, 2,000, 3,000 key po. At 3,000 key, 3,000. Ayan, na-fry. Na-fry. Ayan. 13 days. 13 days. Ayan. So saan tayong next, sir? Balik tayo dito. Balik tayo dito. Balik tayo dito. Balik tayo doon. Oo. Okay. Ay, grabe ang dami, oh. Nangingitim lang. Nangingitim. Dami. So, ayun sir Richard, ilang days magstay doon? Tapos 7 days lang po. Balik na doon, i-transfer na doon sa nursery pan. Nursery pan. Tapos ilang days natin siya bago siya i-benta, yung 1 inch na siya? 1 inch, nagbibenta po ako ng 21, pero sabi ng buyer ko is punta tayo ng 30 days. 21 days, o 30 days. 21 days, mayroon ng 1 inch doon na 1.25. Pero ito, ito na. Ito na. Galing doon sa hatching tree, punta tayo sa nursery pan po. Ito na yung nursery. Ito yung tinatawag nating nursery pan. Ayun, so nursery pan. Yan, dito na yan sila. Yan sila. Sir Richard, bakit nyo po naisipan magkaroon ng hatchery? Ano pong nag-udyok sa inyo? Bakit po? Unang-una is, nung maliit pa ako, nag-try ako ng parang pasyalan lang ng kuhan, magpunta ng ilog, magkakuha ng paitan o yung mga haluan. Sayan ako doon. So, nakita ko yung tilapia na hatchery doon sa aming lugar dati. Ginawa niyang ganito. Pero nag-try ako ng tilapia dito, hindi man ako nakapagpisa o may mapisa pero maliit lang. So walang kita ba? So punta ako ng, nag-try ako ng hito. So nagbili ako ng hito ng 16 pieces lang po to. So mayroon man doon sa kasamahan ko na kapitbahay niya doon sa Indangan. So nagbabayad po ako ng 6K para matuto lang. Ayun. Ang mag-hats. Then, mula noon, try ako ng sa YouTube. Nakita ko yun kay Sir Mark. Lahat ng procedure doon, nakita ko. Dinagdag ko na lang yun sa 6K. So, ito na. Ito na ang resulta. So, sa tulong ng Pinoy Palaboy, ito na din. Pinoy Palaboy, kay Sir Ken at saka Sir Dandy, salamat sa inyong
pagtaunlak ngayon at night. Ayan, so yan po mga idol. At doon nagsimula at magsimula magtagumpay po si Sir Richard sa kanyang hatchery sa hit. Ayan, so at least mga idol, na-share ni Sir Richard sa atin yung kanyang pagpapisa ng kanyang egg ng hito. Doon pala ang pinaka-importante sa breeder. And then magiging egg, alagaan doon sa hatchery ba yun? Tawag ano doon? Opo, frying hatching pan. Hatching pan. So mag-i-stay doon ang mga pagkain na share niya po. At saka sa gustong mag-order kay si Richard, please contact mga idol. At saka dito na siya i-harvest ang ating mga fingerlings. Opo, opo. So yung partner, yeah. Bakikita natin partner sa kanya, partner yung pan. Mayroong mga malaki na doon. Tsaka yes. Mayroon siyang aeration talaga, may aeration. Yun ang importante din talaga sa paghihito, dapat may aeration ka, proper ang management, water management, ang feeding program. Kasi pag pumalpak yun, ako, palpak. Dapat yes. Right knowledge, kaya manood po kayo palagi sa mga videos namin. At saka salute po sa kagaya ni Sir Richard dahil napakabait at pinaunlakan tayo. Piyesta ngayon sa kanila rito, pinahandaan po kami, nagpaihaw ng baboy. Ang dami. Maraming salamat po ato partner. Sir Richard, any advice po sa ating mga kapwa ka-farmer? Okay, kapwa sa naghihito, siguro may nadaan kayo ng problema. Siguro, contact lang sa akin, baka may maitulong po ako. Contact number 0912-8450-475 para matulungan ko kayo kung ano man yung mga problema sa panyo. Yes. So yan, partner. Mula yan dito sa Barangay Perez. Ayan, Kidapawan, North Cotabato. Kasama po namin si Richard Calatrava. Yes. Ang ating farmer hero. Ayan, kaway-kaway pa sa lahat mga tatapay. Yes mga idol, sa mga bago sa ating YouTube, please don't forget na subscribe po kami. I-like ang ating video kung nagustuhan nyo po at marami kayong natutunan. At saka i-share para marami pong makapanood. Happy farming po mga idol! Kaway-kaway mga tatapay. Bye-bye! 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 Thank you! Bye-bye! Bye.